Hello guys, good evening, good evening. Welcome back to my channel, Iabiel, your passionistang vlogger. So yun na nga guys, update ko lang kayo sa mga kaganapan. So tomorrow is start na po yung Ramadan dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Particularly here in Jubail at sa lahat ng Muslim country. Start na po ang Ramadan tomorrow. So our scheduled for tomorrow is from 9 to 5 ng hapon. So yun na guys, kwento ko lang yung nangyari dun sa tire ng aking kotse. So yung first day, actually yung pinagparadahan ko naman na lugar is may katapat na bahay pero nakalagay naman dun sa bahay is for rent. So meaning wala pa nakatira sa kanya sa bahay na yun, I mean. So pwede pa mag-park doon. So nag-park ako, then okay naman. So nung umaga, nung magising ako, I'm too much siya kasi pinahupa yung gulong ng car ko. So it's fine. So tinawagan ko yung aking staff, nagpatulong ako sa pagpapalit ng gulong. Then the following day, lumipat ako ng parking sa mas malayo. So sacrifice again. So it's good. Then the next day around, so yun, tinusok naman yung aking gulong. So sad talaga. I don't know kung ano ba talaga yung motibo nila kung bakit nila ginagawa yun. And sigurado naman ako na hindi yung mga Pilipino ang gumagawa nun. So, yun. So, bali dalawang beses na. So, nung umaga na yun, nakakala ko kasi, actually hindi ko pa alam na talagang butas. Ang alam ko lang is pinahupa again. So, may isang Pakistani tumulong sa akin na magpalit bago dumating yung aking stop para tulungan ako. So, okay na siya. So, pumasok na kami sa work. So, nung hapon, dumaan ulit kami ng talyer para pahanginan yung reserve na tire. So ang nangyari guys is nung inihatid ko na rin yung aking stop, ang nangyari nung pagka-park ko ng car ko bago ako bumaba at umalis ng parking area, nung chine ko yung gulong ko, Diyos ko po, nakahupa na naman siya, flat tire na naman ako. So, as in, very, very, very bad talaga ang nangyari. Flat tire na naman pala yung aking gulong. So, buti na lang kamo at ako ay bago umalis ng parking area. Maganda rin yung parking ko. Nag-sacrifice na ako dun sa malayo. Chinek ko muna. Chinek ko yung mga door kung nakalock ba talaga. Then, I found out na butas talaga yung gulong ko. So, the good thing there is medyo may hangin pa ng konti. So, nakapag-travel pa ako papunta ng vulcanizing shop. So, dun sa una kong pinuntahan na vulcanizing, ang sabi nung anong Yemeni is ano daw, muskila, binutas daw yung gulong ko. So, ang hinihingi sa akin is 60 riyal. So, then I call friend. I need to call a friend. So, tinanong ko talaga kung magkano yung binabayad. Depende pala sa sa butas. So, then I found out na mahal. So, I need to search for another vulcanizing shop. Then, ayun, finally, so, may magandang loob talaga na natumulong sa akin. Mga Yemeni talaga mababait. So, yun, ang siningil lang sa akin yung 40 riyals. Then, mabait naman siya. Bata pa siya actually. Pero mabait yung bata. So, kukantuhan nga kami habang inaayos na yung car ko. Then, right after that, ang nangyari is, nung matapos na yung pag-vulcanize is, chinek niya pa lahat ng hangin ng aking sasakyan. To see to it na lahat ng gulong ko talaga is maayos. Baka ako sabi ko sa kanya, pa-check na din makakako siya may butas din. So, at least bago umalis ng vulcanizing, mapaayos ko na sa kanya lahat.
So yun, good, the good thing there is, guys, you know, kailangan nating mag-ingat. So andito tayo sa ibang bansa, guys. So this is an you know, a call para sa lahat ng may mga sasakyan. So konting ingat po tayo bago tayo umalis ng parking. Check muna natin yung ating mga door at saka yung ating mga goma. And check din tayo sa paligid natin. Tingnan natin kung may mga nakatingin ba sa atin or what, ganun. Maging ano po tayo, vigilant ba? O maging mapagmasig, maging matalas ang isip, ang pakiramdam sa mga tao na kapaligid. Yun po, yun lang po at God bless everyone. Bye-bye!